guys, welcome back sa akin channel. So this is me, Chanel Maras. And ngayon is ang pag-usapan natin yung story, naging story ako dito bilang isang OFW. Siguro hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganitong storya, yung ganitong feeling. Siguro more on 85% of Pinoy OFW sa buong mundo ganito din yung feeling. So ganito rin yung pakiramdam. So pa ang story ako kasi nito year 2018 nung ako ay nag-flight sa Pilipinas papuntang Gitnang Silangan, although nandito ako sa Kuwait ngayon. So ang baon-baon kong pangarap nun ay napakalaking expectation. Basta habi ko, ang baon-baon kong pangarap nun is ang dami. Sa dalawang taon na to, itong may ipon ko, sa dalawang taon, itong gusto kong ma-achieve. Sa dalawang taon, gusto ko itong matulungan sila. Sa dalawang taon, itong ganito. Siguro, hindi lang ako yung may ganung pangarap. Halos lahat. Kaya nga tayo nagpunta ng ibang bansa para mabigyan natin ng magandang buhay. Magandang buhay ang pamilya natin, ang mga mahal natin sa buhay. Hindi lang ako yon. Halos lahat ng mga OFW, saka proud nga pala ako sa mga OFW na 24 hours, yung iba 24 hours na walang tulog, 24 yung iba hindi nakakain ng maayos, yung iba hindi nakakatulog ng maayos, yung iba hindi nakakalabas. Proud nga po pala ako sa inyo, saludo nga po pala ako sa inyo lahat. So dito tayo nun. So, ang kwento nito is isa na ako OFW. Yehey! Isa na ako OFW. So, naranasan ko rin yung mga naranasan nyo. Ang mga naranasan nating lahat. Mga expectation ko noon versus reality. So, ang expectation ko noon nung nasa Pilipinas pa ako, may mga kapitbahay ako nakikita na may package. May mga kapitbahay ako na magagandang buhay. Nakakain ng gustong kainin. Napupunta ng gustong puntahan. Although nagsisikap sila para ma-achieve yun. Pero hindi pala lahat ng mga OFW na magaganda ang buhay. Hindi lahat pala ng isang OFW successful. Hindi lahat ng isang OFW ay masagana. Hindi lahat ng OFW masarap. Masarap ang buhay. Hindi lahat ng OFW naiyak. Hindi lahat ng OFW pinapalad. May 50% na pinapalad, may 50% na hindi sinaswerte. So nandito tayo ngayon sa middle, nasa gitna tayo. So hindi ko naman sinasabi na pangat ang experience ko dito. Hindi ko naman sinasabi na maganda ang buhay ko dito. So parang nasa Pilipinas din lang naman ako, pero ang pinag-uusapan kasi is yung sweldo dito. Yung sweldo dito, which is malaki pagdating sa Pilipinas. Pero pagdating yung sweldo mo dito, pag ginhasos mo dito, parang ka din nasa Pilipinas. Yung 1,000 mo, pag binarihan mo, makikita mo 500 na lang sa susunod na araw, wala na. Ganun din dito. Yun yung gusto ko malaman ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may makamag-anak na OFW, please tipirin po natin lahat ng mga pinapadala ng
ating mga kamag-anak, ating pamilya, bigyan po natin ng pahalaga bawat sentimo na ating natatanggap. Dahil hindi po madali ang buhay ng isang OFW. Pinaghihirapan po yan, dugot pawis po yan, na bago mapunta sa inyong mga palad, bago mapunta sa inyong mga palad, is pinaghihirapan po namin yan para mapadala po sa inyo, mabigyan po kayo ng magandang buhay. May makapag-aral ang mga anak nyo, makakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, may merienda pa. Ganyan po sana natin pahalagahan ang bawat sentimo. Kasi more on, yung iba, nagtatampo, bakit si ganito wala? Bakit si ganyan wala? Bakit si asawa naghanap ng ibang babae sa Pilipinas? Bakit si asawa naghanap ng ibang lalaki sa Pilipinas? Ganun. Please po, sana maintindihan nyo yung, alam nyo ang kumakalaban sa amin dito, ang pumapatay sa amin dito, unang-una homesick. Yan, may mga taong hindi marunong magdala ng kalungkutan, may mga taong hindi marunong magdala ng yung sa dibdib nila. So, yung iba, hindi kinakaya umuwi. Yung iba, hindi kinakaya, nagpapakamatay. Although may napanood ako ng ganon, so thankful ako kasi lumaban ako sa ganon. Kasi dumating ako sa point na gusto ko na umuwi, ayoko na dito. Just gusto ko na umuwi kasi ayoko na dito, yung mga ganyan-ganyan. So, buti na lang realize ko na hindi tama. So, nandito ako para sa aking pangarap. Daladala ko yung mga pangarap na yun, matulungan ang aking pamilya, matulungan ang aking mga kamag-anakan, matulungan ang aking nanay na siya yung nagpursige sa akin. Matulungan silang lahat. Kahit hindi naman madalian, basta mabigyan ko lang sila ng maayos. Yung sapat. Yung kayang kumain ng tatlong beses ang araw, may merienda pa. Nung kayang matulog sa bahay ng maayos. Yun yung dinala ko. Yun yung nilaban ko sa isip ko na go, tuloy tayo sa buhay. So, ayan na. So, naka-recover na tayo sa ganyan. So, ayan. Naka-recover na tayo sa ganyang buhay. So, sana po, huwag nyo po sa mga Pilipino na nasa Pilipinas, please lang po, okay? Kung hindi po namin kayo napapautang ng pera, pasensyahan nyo na po kasi sapat lang po yung kinikita namin pang survive sa pamilya namin sa Pilipinas, yung panggastos pa namin dito sa ibang bansa. Pagpasensyahan nyo na po yung mga nagtatampo dyan, mga friend, yung mga tatampo ko dyan, mga ano, basta marami. Pagpasensyahan nyo na po kasi sapat lang po ang aming kinikita. So, wag po kayong magtanim ng sama ng loob sa amin na bakit si ganyan, si ganun. Saka, yun sa mga kamag-anaka naman dyan, please, wag nang mag-ano-ano. Kasi mahirap po ang buhay namin dito. So, mahirap din po ang buhay namin dito kasi hindi rin naman po, tauhan lang naman po kami dito. Dayuhan pa kami dito. Hindi lang naman kami, ano. Yun po. So, sana naman po maintindihan nyo kami. Huwag na pong tampo-tampo, ha? At sa mga pamilya po dyan, ha? Once na pinadalahan po kayo, mag-reply po kayo kung natanggap nyo na o hindi, para alam po namin yung ano ba naman yung salamat na receive ko na. Maraming salamat, mag-ingat ka dyan. Saka, mas malaking ano na po yun sa amin. Yung tawag dito is, parang nabawi na yung mga pagod namin ng isang buwan. Ganun, parang nabawi na yung pagod namin ng isang buwan. Na, okay na. Yung mga ganung ano, mga ganung moment ba? Yung iba, minsan kasi, sabihin ko totoo, pag nagpadala na ako, minsan, hindi na sila magte-text, hindi na sila tatawag, na ganun. Siyempre, mag-iisip ka rin na, well, ganun, pagsahod lang maaalala ka, pero pag napadala mo, wala na, 1 week lang magte-text, the rest wala na, yung mga ganun. Intindihin na lang din natin, hindi ko naman sinasabi na ganun yung karamihan, ha? Pero experience na experience lang, ha? Huwag niyo po akong i-bash, mga minamahal ko, mga kababayan OFW at mga kababayan sa Pilipinas. At
Yun, so, nalulungkot ako, naiyak ako. Tapusin ko lang itong video na to. So, ano pa ba? Fraud nga pala ako sa mga OFW natin, mga kasambahay dito kasi ako, swerte ako kasi nasa labas ako nagtatrabaho. Pero yung mga kasambahay natin dito na natatrabaho sa loob ng bahay na hindi mo alam kung ano nangyari sa loob ng bahay, yung hindi nakakain sila, hindi sila nakakatulog ng tama, yung mga ganun. So, yung hindi natin alam kung nakakasahod ba sila ng tama, yung mga safety nila, proud ako sa kanila. Promise, proud ako sa kanila. Na-experience na. Dahil, na-experience ng kapatid ko yun dito, nagkasambahay siya sa loob ng dito. Yung, ang sad kasi, ano, may uuwi yung mga ibang OFW natin. Payo ko lang pala guys, no? Payo ko lang. Huwag nating ibuhos lahat. Huwag nating ipadala lahat yung mga kinikita natin, please. Kasi, pag natapos ang kontrata mo, uuwi ka ng Pilipinas, pustahan tayo, wala kang ipon. Pustahan tayo, wala kang ipon. Pag pinadala mo lahat, kailangan maging matalino ka. Matalino tayo. Matalino tayo for maging pag-savings tayo sa atin. So, ayun lang guys. So, masyado nang mahaba ang aking aking video. So, magpapaalam na ako at ako'y luluha-luhana. And sana po, please subscribe to my YouTube channel. At guys, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa mga panahon na to at hindi natin alam kung kailan matatapos ang coronavirus na to. So, guys, ingat kayo dyan. Stay at home. Keep you safe. And God bless you all. Bye-bye. God bless you all, guys. Thank you.